Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. My name is Glenda. I am a cancer warrior and survivor. I'm your classmate. Hindi po ako doktor. At sa channel po na ito, pinag-uusapan natin ang mga bagay na may kinalaman sa ating buhay during cancer treatment. Okay? Kasama na doon ang nutrition, mga tamang strategies, at mga encouragement, empowerment, very practical tips. Ito po ay proven, pinagdaanan po ng ating mga magigiting at matatapang na kapatid. At sinishare po natin sa lahat, kasama na sa mga pamilya ng mga cancer patients and survivors para po mas maging bearable naman po ang ating buhay habang tayo nagpapagaling at nagpapalakas. Okay? So sa araw na ito, pag-uusapan natin yung 16 na mga matitinding desisyon o 16 na mga malalaking desisyon na dapat paghandaan ng bawat cancer patient, okay? Yung iba po rito ay kailangan pagdesisyonan agad upon diagnosis. Yung iba naman po ay habang lumalaon ang gamutan, okay? So, hindi ito darating ng sabay-sabay all at the same time. Pero yung iba ay pwedeng dumating simultaneously, alright? Okay, sige, simulan po natin 16 na mga malalaking desisyon na dapat paghahandaan ng bawat cancer patient. Okay, number one, kanino sasabihin? Kapag ikaw ay na-diagnose, isa yan sa mga unang itatanong. Okay, kanino sasabihin? Ang isa sa mga unang itatanong kasi actually is, bakit ako? Okay, pero yung mga unang pagpapasyahan, kanino sasabihin? Kung hindi nyo po na itatanong, I've been dealing with this situation for almost, since kasi 2017, December, Christmas of 2017, so magsa 7 years na. Isa sa mga desisyong kailangan paghandaan ay yung kanino sasabihin. Meron po mga cancer patients na hindi pwedeng sabihin sa lola dahil elderly na si lola, baka ka hindi kayanin. Meron po mga pasyente, hindi muna sinasabi sa mga anak kasi baka matakot ang mga anak, lalo na yung may graduating, may exams na padating nung na-diagnose ang nanay. So baka hindi kayanin ng mga bata ang ganitong mga pagsubok o ganito katitindi ng balita. May mga times naman po na hindi na sinasabi sa trabaho kasi pwedeng tanggalin bigla sa trabaho or magkaroon ng iba-ibang complications like ako personally na lang ha, isa sa mga pinag-struggle ko is kung paano sasabihin sa workplace kasi before nung nalaman nila my case was very public during the first time, hindi na ako nabibigyan ng trabaho. Hindi na ako ang work ko po ay voice actor at dubbing director. So may times noon as a voice actor, hindi na ako napipili sa mga projects kasi feeling ko natakot sila na ako po ay biglang kukunin ni Lord sa kalagitnaan ng project. So, di ba, ang bagal ng pasok ng revenue. Isa yan sa mga kailangan pagdesisyonan. Marami pa po. Kayo po sa buhay nyo, nung nag-graduation ako recently, meron akong pasyente na kasabay. Hindi niya pwedeng sabihin sa school. Hindi alam na, kasi siya ay nagtatrabaho bilang guro, hindi pwedeng sabihin sa school na siya ay on treatment for cancer. Oh, talagang nililihim nila. May iba naman po talagang nilihim. Meron daw pong government official noon na while she was on treatment for cancer, talagang nilihim po sa madla na siya ay on treatment. Hindi sinabi talaga, hindi in-announce publicly. So, nung nalalagas na yung book niya, nag-wiwig na lang po siya. Okay? At hindi ho talaga nahalata at all hanggang sa gumaling siya. Alright? Okay, number two na kailangang paghandaan na desisyon ay gusto ko pa bang mabuhay. Ako personally, I went through this. I had to make a decision whether to fight or to give up. And I decided to fight. Okay? Kayo po ba? Ano po ang desisyon? May time po na kailangan itong pagdesisyonan agad tapos nag-decide ka na gusto ko pa mabuhay. Darating ang pagsubok, may mga mahihirap na parts ang gamutan. Ayoko na. Pero pag naalala po natin yung ating mga anak, yung mga pangarap natin, lalakas po muli ang ating loob. Okay? Next, isa pa sa mga desisyon ay na kailangan sagutin, may parte ba ako sa nangyaring ito? Sa cancer community po, I'm sure naririnig niyo yung no patient blaming. Hindi po sinisisi ang mga pasyente sa nangyari sa kanila. Okay, pag sinabing patient blaming, ito yung pasyente, may second person, may third person. Kunyari, ito yung pasyente, ikaw, oy, naku, kasalanan mo yung Mars. Ito, bawal yon. Hindi pwede yon. Pag third person, yung ibang tao, wala siya sa usapan,
kasalanan niya naman talaga yun. Hindi ko usap. Yun, foul yun. Hindi yun dapat. Pero as a person, like ako, I had to take responsibility. Ito doon sa current situation ko na. I had to decide, may parte ba ako sa nangyari? Ako na ang nagpasya. Ako na ang nag-analyze sa buhay ko, sa mga decision ko. Dahil ako naman ang laging kasama ni Glenda. Okay? Inanalyze ko ang sarili ko. At hindi yung patient blaming. Self-assessment yon, dahil nakita ko na ako mismo may mga pagkakamali. Hindi yun pwedeng ituro sa akin ng doktor dahil hindi naman sila yung lagi kong kasama, ako. May mga bagay na hindi magre-reflex sa lab test. Mga bagay na ang magre-reflex na lang sa lab test kasi yung mga bukol, yung mga nodules, yung mga kung ano-ano na. Pero yung pinag-ugatan nun, pwedeng ang makatrace lang tayo bilang pasyente. So ako, yung mabangis na tanong na yan, okay? Number 3, may parte ba ako sa nangyari? Nasagot ko na yan. And ang laki po nang naitulong sa akin kasi ako mismo alam ko kung paano ko i-adjust yung buhay ko based on my answer to that question. Number 4, ano ang mga kakainin ko? Okay, ano mga kakainin ko? Alright, malilito ka kapag kung sino-sino pinapakinggan mo. Ako personally po, publicly, sinasabi ko hindi na ako naniniwala sa pwede ang everything in moderation. Okay, isa po yun sa nakapahamak sa akin dahil bumabanat pa rin po ako ng malalaking burgers noon kasi everything in moderation. Pero maliban po doon, marami na pong pag-aaral na nagsasabi ang processed food kasama ang fast food, yung mga nabibili natin din na mga dekarton, ang mga ingredients hindi natin naiintindihan, mga parang science products, ay hindi po talaga nakakatulong sa ating katawan. Kasama na po doon yung mga, ang tawag ng mga friends ko sa media noon, inimbalsa mong pagkain, tocino, longganisa, ang dami na pong ganyan. Actually, may isang nag-post sa group, sa private group namin, yung The Pinky Town Warriors, hilong-hilo sa pagkain, makikita mo rin yung comment ng iba, litong-lito na sila. Okay, ano ba ang kakainin ko? At may nagsabi, bawal daw maging vegetarian, hindi daw tama yung maging vegetarian, parang ganun kasi daw may kilala silang ganun, nagbutot, balat, namatay. Dating kasi is mali yung mentality, hindi porke sinabing kailangan kumain ng gulay, mag-vegetarian agad, and sometimes we do this, we make this decision out of panic. Ang kailangan kumain ng maraming gulay, kailangan kumain ng maraming prutas, whole foods. Hindi yung mga pre-packaged na mga pagkain, whole foods. Pero hindi ibig sabihin ay mag-solid vegetarian ka na dahil po mabigat na decision yan. At kailangan alam natin yung mga nutrients kailangan natin kasama na ng protina. Kung puro dahon ka, hindi mo inaral mabuti na yaan ay makukuha sa mga beans, sa nuts and seeds, eh mahirapan ka talaga, kukulangin ka ng nutrients. Maliban doon, merong 9 essential amino acids, may mga combinations, may mga beans na meron nito, may mga beans na wala niyan. Paano yung pag-combine-combine? Alam mo ba ang combination? Inaral ko yan. Ako, alam ko. Okay, ay napubuti na lang nandito, ilagyan ako ng tubig. Naubo ko. Excuse me po. Ano ang kakainin? Okay? Kailangan pag-desisyon na yan. Alright, next. Number 5. Ano ang mga dapat kong baguhin? Papag-desisyonan at kailangan magbago. May mga na-encounter because I've dealt with a lot of, I've met a lot of cancer patients in the past, mga interactions. May mga iba talaga nagtatanong, pwede bang bumalik sa dati kong buhay? Gusto ko sabihin, Mars! Ano bang pagkaganda-ganda sa dati mong buhay? Kaya ka nga nagkasakit dahil dyan. Okay? Ano ang mga dapat baguhin? Ako po habang lumalaon ng panahon, until now, meron pa rin po ako mga binabago sa buhay ko. Like recently, kasi patuloy po ako nag-aaral. Recently, inaaral ko po yung mga nag-remission and meron akong case na na-encounter. Dinagdag niya talaga sa buhay niya. Exercise or walking every day. Mas gusto niya naglalakad sa labas kahit siya ay taga upstate New York dahil ito'y nakatulong sa kanyang lung metastasis. Okay? Pero syempre, take everything with a grain of salt. Like ako, if I take a walk outside, alam ko rin dapat na may mga pollution involved. Kaya meron pong mga may nadadiagnose ng stage 4 lung cancer na atleta kasi nagja-jogging sa labas. Kaya dapat nakamask. And sabi ko, kaya ko naman mag-exercise. Meron may espasyo naman dito. Pwede ako mag-exercise or mag-hula hoop sa loob ng bahay. So ano yung mga dapat na baguhin? Habang lumalaon ng panahon, mga kapatid, kailangan alam natin yung dapat na baguhin sa ating buhay. Hindi yan one time, big time. Minsan may madali, ay, eto, naku, mali ako dito. Eto rin. Okay? Alright. Next, number 6 na mga decision. So, bakit decision na kailangan pagpasyahan?
Chemo ba or alternative? Chemo, ako, I went through that. Chemo ba or alternative? Okay? Nag-alternative kami nung una, isa sa mga struggles ko kasi yung mga pagkain ang hirap. Sabi ko, pag gaganito, hindi ko talaga kinaya. Hindi ako mamamatay sa cancer, mamamatay ako sa gutom. Hirap na hirap kami noon, hindi ko kinaya. Okay, noon to ha, chemo. That was in 2018. Okay, decision niya na ginawa ko noon. Okay, iba na yung decision na ginawa ko, hindi ako nag-chemo. Okay, 2 to 3 times lang yata, na sabi ko, no more. Kasi po, ako naman to, personal na buhay ko to, hindi na siya nag-work sa akin. Hindi na nag-work. Okay. Ako lang to. Huwag niyo akong gayahin just because narinig niyo sa video na ito. Ha? You discuss it with your doctor. Bago po ako gumawa ng mga decision sa buhay, napakalaking time po ang ginugugol ko para magdasal, lumuhod sa Panginoon. Hindi yung kani-kanino ako nakikinig. Personal, personal po ang relasyon ko sa Diyos. Nalagang nagtatanong ako, Lord, ano ang gagawin natin? Anong gusto mong gawin ko? At nakikita ko, I'm very sensitive to the circumstances. Alam ko kung ano yung mga dead end, mga hindi na pwede, at mga nag-work, at ito yung bagong path natin, kung ano yan. Okay? Hindi ko yan binabase sa desisyon ng ibang tao. So, huwag nyo pong i-consider itong kinukwento ko na ito yung gagawin nyo. Ito po ay personal na decision ko lamang po sa buhay. Your treatment, please discuss it with your doctor. She knows your case. She knows the state of your health, kung anong kakayanin ng katawan. Siya lamang po ang inyong kasamang mag-decide. At ang Panginoon, syempre, pagdating sa gamutan. Ito ay kinukwento ko lang yung process na dinaanan ko. Okay? Magkaiba ng 2018, magkaiba ng 20. Kailan ba nagsimula ang dilubyo? 23 yata. I don't even remember. 23 yata kasi nag-1 year na. Okay? Next. Number 8. Radiation ba or alternative? May mga cancer patients po na nag-surgery, nag-chemo, ayaw mag-radiation. Ako naman po, I had to go through radiation recently kasi may kailangan na kami talagang targetin ng mabilisan at hindi po ako nagsisisi. Okay? Pero meron po akong panangga. Kaya para mas mabisa rin yung radiation tsaka protected din ako. Okay? Next. Isa po yun sa mga decision, ha? Next. Saan kukuha ng pera? Oh, nako, talaga. Kasi ang haba po ng series. Ako recently, duman ako dyan. Ang office ni ganito ay isang beses lang tutulong. Ang office ni ganito ay 2 beses lang tutulong. Itong agency na to, 4 beses lang tutulong, quarterly. Itong agency na ganito ay 6 beses lang tutulong. At nabalitaan ko recently, wala na raw budget. Okay? So, yan ang mga desisyon na kailangan. Saan tayo lalapit? Number 10, willing ka bang pumila? Ipila ba o hindi? Ako, tinest ko yung sarili ko nung pong bata-bata ako, 2018, 2019. Kayang-kaya po ng inyong kapatid na pumila. Ito, recently po, after surgery na experience kong pumila, emotionally, bagsak na bagsak po ako. Hindi ko na po kinaya. And medyo na-experience po ako ng kabastos. Naka-experience din po ako ng kabastosan sa isang government agency sa 2 staff. Hindi, 3. Okay? At sabi ko, next time na ma-encounter ko to, nakadagdag pa sa pasanin ko sa bigat, eh kaka-surgery ko lang noon. Ako po, baka po hindi na mas lalo maging maganda ang kalabasan. Okay, hindi ko din kukwento yung detalye. Alright, pero nakaranas po ako ng kabastusan sa isang government agency. Huwag na nating pangalanan. Okay. Willing ka bang pumila, kapatid? At ang sitwasyon mo ba ay ikaw ay pasyente lang? May taga-pila, may taga-trabaho. Unfortunately sa akin po, ako yung pasyente, ako yung taga-trabaho, ako rin yung taga-pila. Kaya kailangan ko mamili ko anong strategy yung gagawin ko. Next, number 11, magre-resign ba sa trabaho? May mga trabaho po na pwedeng balikan, may mga trabaho pong automatic, tanggal ka kagad pagka na-diagnose. Yun nga yung kinalulungkot ko, may kakilala ko. Solid no solid siya sa trabaho niya. Kumakain lagi ng mga cup noodles, napupuyat, doon na halos natutulog na nagkasakit, umuwi sa probinsya, stomach cancer, doon na namatay. Habi ko, nagpapakasolid tayo sa trabaho, pero may pagkakataon pag nagka-cancer, tanggal ka agad. Paano yun? Ang lungkot, diba? So, magre-resign ba sa trabaho or pwede ba itong balikan? Maganda sana kung pwedeng balikan. Kasi, para pagka magaling ka na, may mga amo po na ganon. Pero meron din po mga amo na hindi gaanong supportive, katulad nung isang friend ko, sinabihan siya na, gusto mo lang maramdaman yung leave mo, kaya ka nagdadahilan. Sinabi, nagdadahilan lang daw po siya. How sad, diba?
Okay. Next, number 12. Itutuloy ba ang relasyon? May mga pagkakataon po na may mga nagda-diagnose na single. Yung iba po ay nakikita natin, romantic, yung pong partner pa, tutulungan pa siya magpakalbo. Pag magkikimo na, supportive. Yung iba, nagpapakasal pa rin. Pero po may iba na nagbe-break talaga. In fact, meron pong mga cases na kahit sa mag-asawa ay nagkakaroon po ng affair yung other partner, yung healthy partner, nag-attend ng reunion, ganito, nakita yung dating classmate, tapos nag-chat na sila, kung ano nang ginawa, 'di ba? Nag-flirt na. Yung iba naman po talaga ay iniiwan po yung kabiyak na may karamdaman. Nakakalungkot at ito ay napag-uusapan talaga. Marami pong nagkwento na rin po sa inyong lingkod na, ma'am, ganito po, oo, iniwan po ako ng asawa, iniwan po ng ganito, kumaliwa po, ganyan. Pero may mga nakausap na rin naman po ako na mga husbands na faithful at very supportive din. In fact, yung nakikita nyo po yung libro na yan, ilan na po ang umorder niya na husband. Tapos nag-feedback, oh, para sa ano, sa mag-asawa, ganyan, makakatulong ito. Okay, kasi designed din yan for the caregivers, eh. Not only for the patients, but also for the family members taking care of the patient. Okay, tanya na, yan na, yung libro natin sa likod. Okay, so ako, personally, may time na, nung bago ako ma-diagnose noong 2018, meron pang gustong magpakilatin-atin lang to, ha, medyo personal. Meron pang gustong, may papakilala kami sa'yo. Tapos nung nagkasakit ako, sabi ko, wag no. Tapos nag-isip ako noon, buti pa, single na lang ako. Para kapag, noong 2018 to, para kapag kinuha ko ni Lord, konti na lang ang saklap, di ba? O, may mga ganun, kasi may mga tao talagang, pag na-diagnose, feeling talaga nila death sentence. Hindi po naman, okay? Marami na pong nakasurvive. Kung kailangan po na pag-usapang mabuti ang plano sa relasyon, pag-usapang mabuti, pero gusto ko pong batiin yung mga nanatiling faithful na boyfriend, na girlfriend, at na kabiyak doon sa mga pasyente po natin na hanggang ngayon ay nagpapagamot pa rin at nagpapalakas, okay? Sana all. Alright, faithful. Alright, next, number 13, sino ang mag-aalaga sa mga anak? Okay? Kaya din minsan nakikiusap tayo din sa mga friends, anong tulong na pwede kong gawin? Baka pwedeng sabihin na lang, kayo kung alagaan yung mga anak mo, ako maghahanda ng baon, tutulong ako magawa ng assignment, tutulong ako mag-tutor, tutulong ako mag-attend at magsundo sa school. Kasi minsan pwedeng ang mga gumawa nito ay hindi lang family members. Kunyari, ang parents nung pasyente ay seniors na rin, hindi na pwedeng malabo na ang mata, medyo may ano na, may rayuma na, hindi pwedeng maghatid-hatid sa school, akit-akit ng hagdan, baka pwedeng friends ang gumawa, okay? So ito yung mga pagdidesisyonan. Syempre, gusto po natin ang mag-aalaga sa ating mga anak, ay yun talagang pwede natin pagkatiwalaan, okay? Baka yan ay tipong kapag nalingat lang ng konti, nag-chat-chat na, nakalimutan na po yung anak nyo, okay? Next, number 14. Okay, magtitiwala pa ba ako sa Diyos? Ito po ay struggle ng marami, ayaw lang umamin. Talagang, bakit ako, Lord? Yung iba, na-disheartened, nanghihina sa kanilang pananampalataya. Pero yung iba naman is for a season lang. Kasi nagtanong sa Diyos, naggalit, bumabalik din sa Panginoon. Pero may time talagang darating sa mga difficult situations. And trusting the Lord, can sometimes be a decision that you need to make every time you encounter a difficult situation. Pwede nag-decide ka ngayon, yes, I will still trust the Lord, and then another situation comes your way, kailangan mo naman mag-decision, kailangan naman mag-decision. Okay? So yan po ay isa sa mga decision gagawin natin. Number 16, last, paano ko ihahanda ang sarili ko sa malalaking pagsubok na ito? Okay. Yan po ang 16 na mga desisyon na kailangang paghandaan ng cancer patient ngayon. Ano ngayon ang ating mga tulong, suporta sa mga pasyenteng maaring humaharap sa mga desisyong ito ngayon or papadating pa lang? Number 1, kailangan nating ma-realize na ang pagharap sa cancer or cancer treatment, life-during cancer treatment ay one day at a time. Hindi mo kailangan sakupin ang bukas ngayon lang. Yan po ay tinuro sa akin ng dalawang pastor friends at isang psychologist nung ako ay na-diagnose. Pare-pareho sila ng sinabi, Glenda, one day at a time. Kung ano lang yung kayang desisyonan ngayon, yun lang muna. Number 2 na practical tip, bumili ng notebook.
tuwing may magandang mag-journal, ako, nag-journal talaga ako. English, Tagalog, Bisaya, kung anong dialect mo. And every time you encounter a difficult situation, ay ilista mo na dyan. Okay? Kapag nilista mo na dyan, kung hindi naman kailangan desisyonan ura-urada, pwede namang ipagpabukas kasi nakakatulong din ng pagpapahinga ng isip sa pamamagitan ng tulog. Huwag munang desisyonan. Kasi nakakatulong din ang number 3, paghingi ng counsel. Kanino ka hihingi ng counsel? Minsan ito ay kamag-anak na nakakakilala kunyari o nakakaalam sa sitwasyon or other cancer warriors and survivors. Pwede rin ito ay spiritual leaders. Okay, counseling. And ikaw din, kapag nagpa-counseling ka na, ilista mo na ang pros and cons. Yun yung number 4. Ano ba yung mga benepisyo pag ganitong desisyon ginawa ko? Ano ba ang benepisyo kapag ito naman ang ginawa ko? Okay? Makakatulong po ang pag-weigh ng situation dahil ang pinaka-ultimate best pa rin na magde-decide sa sitwasyong kinaharap mo ay ikaw pa rin dahil ikaw ang pasyente at ikaw ang directly involved sa mga taong involved or directly connected sa mga taong involved or sa sitwasyon na pag-uusapan natin. Okay? Ikaw ang tao na nasa gitna ng mga yon. Alright? Next, number 5. Meron lang akong titingnan dito, ha? Kasi itong next na suggestion natin ay ginawa ko to personally at ito ay magko-cover sa maraming aspeto katulad ng ano ba ang kakainin, tapos paano paghahandaan, saan kukuha ng pera, magre-resa itutuloy ba ang relasyon o ay itutuloy pa si anto paano magtitiwala pa pa sa Diyos. At yun nga, paano ihanda ang sarili kasi ang pagharap sa cancer treatment ay hindi natin inaaral sa college or sa high school or sa elementarya. Wala tayong preparation. And yet, milyon-milyon ang nadadiagnose every year sa ating bansa. Worldwide na mas marami pang numbers. Okay? Hindi naman milyon-milyon sa ating bansa. Worldwide pala. Worldwide milyon-milyon. At napakarami doon ay kailangan tayong malam most common type breast cancer. Second most common type ay lung cancer. Ang dami. Okay? So, kailangan natin itong paghandaan kasi kahit napaka-common itong mga sakit na to, walang preparation. Okay? So, number 5 suggestion is get a book that will help you. Alam niyo po ba na nasa ospital pa lang po ako, may bumisita na sa akin, may dala ng libro kasi wala talaga akong alam sa cancer noon. I don't know, 44 years old. Walang may cancer sa pamilya natin. Hindi ko alam yung cancer. Mali ang intindi ko sa cancer. Akala ko pag may noon na lang na nagbago. Yung friend ko ay aware siya sa cancer dahil ang tatay niya ay na-diagnose ng colon cancer at nakasurvive ng colon cancer. Ngunit sumakabilang buhay dahil naman sa lung cancer. Kaya meron siyang libro pero hindi niya naman magagamit. Ay binigay niya na lang sa akin. Yung po ang binasa ko ng binasa at yun ang nakatulong sa akin para maghanda ako sa iba't ibang aspeto ng gamutan. Ngayon po, dahil po doon, at even before talaga, mahilig po ako magbasa. Every time na may gagawin akong malaking mga desisyon, ang hingihingan ko ng tulong, maliban sa mga friends, ay ang libro. Dahil yung libro, targeted na yun, focus doon sa subject na yun, at ito ay success stories na experiences ng mga taong dumaan dito. Kaya po sinulat ko na yung libro na yan. Dahil po naranasan kong sa ospital, ini-interview ko, may daladalang maliit na notebook, tapos yung sinasabi ko, sinusulat. May time na natatanong ako, biglang kailangan ko ng magpa-infuse, hindi na natutuloy ang usapan. So sabi ko, bakit hindi ko na isulat? Lahat ng mga tinatanong nila sa akin, pati yung mga experiences ko na hindi nila tinatanong, experiences ng ibang pasyente na naikwento sa akin, pati na yung struggles ko, hindi lang with chemo side effects, emotional dahil yung stress na dinanas ko nung ako yung nagkaroon ng cancer ay sobra-sobra po, patong-patong, katulad po ng stress na ginagamit nyo. At alam nyo po ba na kapag hindi tayo marunong mag-handle ng stress, sobrang tindi, acute stress, chronic stress, pag nagpatong-patong yan, even after cancer, pwedeng bumalik uli ang cancer, mag-recur. Kaya hindi, hirap na hirap ako nun. Kaya yung sa akin nun, after 3 months, wala pang 3 months after graduation, bumalik, nag-recur.
yung po mga natutunan ko emotionally on dealing with my emotions, sinulat ko na po sa libro para po magkaroon ng guide. Dahil nung ako dumaan, wala akong mabasa. Wahirap na hirap ako. Kailangan ko magtanong, i-figure out kung paano gagawin for myself dahil wala akong nabasa. Dun sa mga librong binasa ko, yung mga emotional struggles wala doon. At nalaman ko pa, yung trauma pag nagka-cancer ay pareho ng trauma kapag ikaw ay dumating galing sa gera. Okay? Yung ganong level, parang sexually abuse. Kaya ang ginawa ko po, sinulat ko, maliban po sa mga side effects, physical side effects, emotional. Emotional nandito po. I discussed several emotions that I went through and that I experienced, roller coaster of emotions, nandito na. At isa sa pinakamatinding doon ay anger. Kailangan nating handa pagdating sa laban ng ito dahil wala tayong training at make or break ito. Pwedeng, kapag hindi natin ito na-handle ng mabuti emotions, after some time, sige, natapos ng treatment, ay, okay, nakahinga ka for a few months, sa akin bumalik. Hindi ko na-handle. Kaya sinulat ko na nga po, nandito na, emotions, how to handle the different types of emotions, pati yung mental struggles, because I struggled with that. At napakamahal po, noong time na yun, ang mahal din po ng check-up psychiatrist, noong time na yun, 2535 na. Okay, when you get this book, halos 1/3 lang po ang investment para lang kayong kumain sa mahal na restaurant, okay? This will be with you at ako, yung mga libro ko nasa katabi ko, nasa bag ko, yung iba pong bumili ng stage 3G dala-dala sa ospital at may nagme-message po, mayayakap ko na. Meron na rin po nag-message, itago na sa pangalang Rosemary. Sabi niya, siguro kung wala yung stage 3G, mas hirap na hirap ako sa treatment. Okay? If you want to be prepared for this battle, for this journey, then equip yourselves and be prepared and, you know, grab your copy of stage 3G. And this is a very, very small investment, but this will be with you for the rest of your treatment kahit healthy na kayo. And also, yung mga tips dito, binasa ko kanina, on dealing with emotions, kahit wala na po kayong cancer, hindi na kayo on treatment. If you encounter all those emotions because of other problems, may guide po dito on how to deal with all those emotions. Kahit po, hindi na kayo on treatment. Okay? So, parang kayo na rin po ang tumulong sa sarili nyo na ma-heal emotionally. So, independent, you will be independent, you will be, this will be parang for your independence, for your convenience, and for your freedom. Because of the book, okay? And para ka lang yun nga, kumain sa isang restaurant, isang kain mo lang yan, meron ka ng companion para kitang hinawakan sa kamay during your treatment para tayo nag-usap and you can put this in your bag. Kasi sinuka talaga namin to. Kasyang-kasya siya sa bag. May malita kong bag kasya din to, okay? And if you're interested to have your own copy, all you need to do is, well, go to Shopee for the paperback and if you want the ebook version, message me on Facebook. Okay, dalawa lang ha. Go to Shopee for the paperback or message me on Facebook. In case makalimutan yung instruction, message me on Facebook. I'll give you all the instructions. Okay? So, yan po ang mga desisyon na pwede natin or pwede natin ma-encounter at dapat natin paghandaan once you're diagnosed with cancer or going through the treatment. Okay? At kung nais po ninyo ng mas marami pang tips, marami po tayo sa YouTube, meron din po rito, at abangan nyo rin po yung ating Facebook Live. Marami po tayo mga pag-aaralan. Ang goal po natin is ma-empower talaga ang bawat pasyente hanggang tayo ay nagpapalakas, nagpapagaling. Okay? So mga kapatid, once again, message me on Facebook if you want your copy of Stage 3G para po prepared kayo to face this battle. Marami po tayong mga tips na nilagay na rito. Okay? Proven tips, nag-work for me, nag-work sa maraming patients, documented cases, and very, very wise investment po to prepare you for this cancer journey. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe. At medyo dumidilim na ang mga pangyayari. Buti may lighting tayo. Alright? At sa susunod pong video, abangan nyo marami pa. Excited na ako sa mga ituturo. Susunod nating video. At tulad ng video na ito, i-share nyo po sa inyong mga support groups. I-share nyo sa inyong mga wall para sa inyong mga friends on treatment for cancer. And if you enjoy this video, like and subscribe and ano po ba, post your comments. Okay? Maraming salamat po. God bless you all. Stay safe. Keep on praying. And don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye!